16 years ago ay tahimik na nagpapahinga si Doflamingo nang maalala niya ang malagim na sinapit. Dahil umalis sa pagiging world noble ang kanyang ama ay pinahirapan sila ng mga tao na pinagmalupitan din ng mga celestial dragon. Sa pag-atake ng lalaki ay muntik nang tamaan ng palaso si Doflamingo. Galit na galit ang mga tao dahil kadalasan sa mga celestial dragon ay mga halang ang bituka kaya pagkakataon na daw nila ito para makabawi. Saka nagising si Doffy sa masamang panaginip na pawis na pawis. 33 years ago ay naisip ni Saint Homang na maging isang normal na mamamayan kaya nagagalit din ang mga kapwa niya Celestial Dragon. Dahil dito ay inihatid sila ng government sa huling pagkakataon sa lugar kung saan nila nais mamuhay ng normal. Ngunit naghahanap pa rin ng mga alipin sila Doffy at Corazon. Hindi nagustuhan ni Doffy ang damit dahil mukha daw siyang alipin. Kaya sinabi ng kanyang ama na mga normal na mamamayan na lang sila ngayon. Ngunit nang bumili sila ng pagkain sa labas ay nagulat ang mga tao kung bakit may Celestial Dragon doon. Pero sinabi ni Homang na umalis na siya sa pagiging Celestial Dragon. Ngunit si Doffy ay masama pa rin ang ugali dahil mapagmataas ito. Kaya naman sinunog ng mga tao ang bahay nila. Mabuti ay nasa labas ang buong pamilya. Pero balak silang hanapin ang mga ito para pahirapan. Kaya kahit umuulan ay nagkaroon ng habulan sa gubat ngunit nadapa si Doflamingo. Subalit nakaligtas naman sila at nakapagtago sa isang abandonadong bahay. Ngunit kinabukasan ay hinahanap pa rin sila ng mga tao. Kaya tumawag si Homang sa headquarters upang maging mga Celestial Dragon ulit sila pero ayaw na silang tanggapin. Isang araw ay nahuli ang magkapatid kaya pinahirapan ng mga tao. Kaya naman natuto silang kumain kahit mga tira-tira. At dinadalhan din nila ang kanilang ina na nagkaroon ng sakit. Kalaunan ay namatay ang kanilang ina kaya di makapaniwala si Homang sa mga nangyari. Pagkatapos nito ay nahuli pa sila ng mga tao kaya nagmamakaawa ang kanilang ama at naiinis naman si Doffy dahil sa desisyon ng kanyang ama ay ganito ang sinapit nila. Samantala ang batang silo ay dinala nila kay Doffy. Ngunit nagulat siya dahil akala ay napatay niya si Corazon. Saka sinabi ni Doffy na tinatanggap niya na silo bilang kasapi ng Doflamingo family. Giit nilo na mamamatay na rin naman siya, pero sinabi ni Doffy na may pag-asa pa siya kung makakakuha sila ng may pakinabang na devil fruit sa black market. Si Corazon ay nahihirapan sa sugat na ginawa sa kanya ni Lo. Pero hindi sinabi ni Corazon na siya ang may gawa nito. Kalaunan ay nagplano si Doffy, sa kasama-sama silang naglakbay at nagnakaw ng mga salapi. Nagtungo din sila sa mga isla at pinwersa ang mayor. Isang araw ay muntik nang mamatay si Lo ngunit niligtas siya ni Doflamingo. Tapos tinuruan siya ng bawat kasapi ng Doflamingo family ng mga teknik sa pakikipaglaban upang maging malakas. Makalipas ang 2 taon ay tinatanong nila Baby 5 ang tunay na pangalan ni Lo pero ayaw sabihin nito dahil mamamatay na din naman siya sa virus. Kaya sinabi ni Buffalo na isusumbong siyang sinaksak niya si Corazon kung hindi sasabihin ang tunay na pangalan. Sinabi nitong siya si Trafalgar D. Waterloo. Saka kinwento niya ang tungkol sa history ng pangalan niya pero naboring naman ang 2. Tapos kinuha siya ni Corazon at dinala sa isang eskinita. At dito niya palang unang narinig ang boses ni Corazon dahil sinabi nitong kailangan niyang tumakas habang hindi pa nalalaman ni Doffy na isa siyang D. Nagulat naman si Lo dahil nakakapagsalita pala ito. At dahil maingay si Lo ay gumawa si Corazon ng soundproof wall upang hindi sila marinig ng mga tao at hindi din nila naririnig ang mga boses ng mga ito. Dahil kumain daw ng com-com fruit si Corazon at naging isang soundless human. Nagtataka si Lo kung bakit hindi nito sinasabi sa mga kaibigan na nakakapagsalita pala siya. Sagot ni Corazon na hindi kaibigan ang turing niya sa mga ito. Dahil ang layunin niya ay ang pigilan ng kapatid na si Doffy na nagiging halimaw na daw ang ugali. Sa nakaraan ay iyak ng iyak si Corazon kaya nagmamakaawa ang kanilang ama na siya na lang ang patayin ng mga tao. Ngunit si Doffy ay iba ang ugali dahil sinabi pa nito na pagbabayaran daw ng mga tao ang ginawa sa kanila. At ang tanging nakakaalam lang daw ng tunay na ugali ni Doflamingo ay 4 na top executives at ang isang secret agent ni Doffy na si Virgo. Ayaw daw ni Corazon na matulad si Lo sa kanyang kapatid. Hindi alam ng 2 na nakikita sila nila Baby 5 pero wala silang marinig. Dagdag pa ni Corazon na ang pangalan ni Lo na D ay ang kinasusukluman ng World Nobles dahil ito ang mga tinaguri ang sworn enemy of the gods. At dahil dati ring mga World Nobles sila Doflamingo ay siguradong tatapusin niya si Lo pag nalaman ito. Ngunit hindi na bahala si Lo dahil mamamatay na rin naman siya dahil sa sakit. At balak pa nitong isumbong si Corazon sa mga plano nito kaya nais niyang pigilan si Lo pero nagawa siya nitong may tulak sa basurahan. Nagtanong sila Baby 5 kung ano ang pinag-usapan ng 2. Hinanap ni Corazon si Lo pero hindi niya na ito makita. Kaya nagbalak na lang siyang tumakas hanggang hindi pa nakakabalik si Doflamingo. Ngunit nandoon na pala ang kanyang kapatid. Pero sinabi lang ni Doffy na
kailangan nilang umalis dahil may dumating na Navy. Saka sinabi ni Lon na hindi niya daw sinumbong si Corazon, dahil hindi din siya sinumbong nito noong sinaksak niya ito noon. Nakipaglaban sila sa barko na pinamumunuan ni Zoro. Pero habang nakikipagbarilan sila ay hindi nila makita sila Corazon at Law. Ipinakita ni Senior Pink ang note na umalis daw sila Corazon at Law upang humanap ng Luna sa sakit ng bata. Subalit labag pala ito sa kagustuhan ni Law. Tinawagan ni Corazon si Sengoku para sabihin na umalis muna siya sa misyon upang gawin ang isang personal na bagay na naintindihan naman ng Navy Admiral. Kalaunan ay dumating doon ang bagong recruit na si Virgo. Ngunit hindi alam ni Sengoku na si Doflamingo ang tunay na boss nito. Nagtungo sila Corazon sa isang ospital subalit takot na takot ang mga doktor sa whitelead disease ni Law. Dahil dito ay napatakbo na lang ang bata habang umiiyak. Kaya nagalit si Corazon at sinuntok ang doktor sa pagmumukha bago sila umalis. Nagpatuloy dalhin ni Corazon si Law sa iba't ibang ospital pero lahat ng mga doktor ay natatakot sa sakit nito. Lumipas ang 6 na buwan ay wala pa rin nangyayari. Sa katunayan ay bilang na rin ang mga araw ni Law. Habang natutulog ang bata ay sinabi ni Corazon na noong sinaksak siya ni Law ay hindi siya nasaktan dahil alam niyang si Law ang mas nahihirapan dahil sa dinanas at dahil sa sakit nito. Narinig naman ito ni Law kaya napaiyak din siya. Kaya kinabukasan ay ipinagluto ni Law ang lalaki na ikinagulat nito. Sa present ay patuloy ang pag-atake ni Law kay Doflamingo upang ipaghiganti ang pagkamatay ni Corazon. Si Luffy naman ay inaatake pa rin ang katawan ni Bellamy na kinokontrol ni Doffy. Saka magkasabay na sumugod ang dalawa patungo sa ating bida. Sinalag ni Luffy ng paa ang atake ng puppet ni Doffy. At ipinangsalag nito ang string na nilagay ni Doffy sa kanya. Pero hindi pa rin naputol ang matibay na string. Dahil dito ay pinalobo ni Luffy ang kamay at gumamit ng armament para maputol niya ang string. Sa itaas naman ay duguan na si Law. Sa flashback ay tumawag si Doflamingo kay Corazon. Dahil hindi nito alam na nakakapagsalita siya ay sumasagot siya sa mga tanong ni Doffy sa pamamagitan ng pag-click. Giit ni Doflamingo na balak nilang nakawin ang OPOP fruit mula sa isang transaksyon na magaganap. Dahil ang prutas na ito ay makakapagpagaling kay Law. Kaya nais ni Doffy na si Corazon ang kumain nito. Pagkatapos ng tawag ay tinatanong ni Doffy ang mga kasama kung traitor nga si Corazon dahil mula nang umalis ito ay hindi na sila nahahanap ng Navy. Samantala tuwang-tuwa si Corazon dahil sa balita. Pero nais ni Corazon na si Law ang kumain ng OPOP fruit dahil meron na siyang devil fruit at hindi ito alam ni Doflamingo. Dagdag pa ni Corazon na alam niyang alam na rin ni Doffy na siya ay isang traidor, kaya nais sa kanyang ipagkain ng OPOP fruit dahil nais siyang isacrifice nito para maging immortal si Doflamingo. Dahil dito ay nagplano si Corazon na nakawin ng devil fruit pero sa gagawin nila ay magiging kaaway nila sila Doflamingo pati na ang Navy. Kalaunan ay tumawag siya kay Sengoku upang sabihin na balak unahan ni Doflamingo ang Navy sa pagkuha sa OPOP no Mi. Nagpasalamat si Sengoku dahil sa impormasyon ay makakapaghanda silang dakpin ang grupo ni Joker. Ngunit pagkatapos ng tawag ay nakitang nanghihina na si Law kaya hindi niya alam ang gagawin. Pagsapit ng gabi ay naglakbay ang dalawa upang magtungo sa kinaroroonan ng mga pirata na may hawak ng OPOP fruit. Pagdating ay umakyat sila gamit ang lubid. Samantala ang isang grupo ng mga pirata ay nagsasaya dahil bibilhin daw sa kanila ni Sengoku ang devil fruit ng 5 bilyon. Dahil alam daw nila na ang devil fruit na ito ay may kakayahang magpagaling sa kahit na anong sakit kapag kinain ito ng isang doktor. Naiwang mag-isa si Law dahil umalis si Corazon para nakawin ang devil fruit. Hanggang sa makaramdam ng pagyanig ang mga pirata pero wala silang narinig na pagsabog. Pinagbabaril din ito ang mga ilaw pero naka-silent mode dahil sa kanyang kakayahan. Sa kanya binanata ng mga pirata para makuha ang OPOP fruit. Tapos agad siyang tumakas at nag-iwan ng granada na sumabog pero walang tunog. Nang makuha niya ito ay labis na natuwa dahil makakaligtas na rin si Law. Pero nadapa ang lampa kaya gumulong at tinutukan na siya ng baril ng mga ito. Dumating si Vice Admiral Zoro kasama ang buong hukbo nito malapit sa tagpuan nila Corazon at Doflamingo family. Nang mabalitaan nito na nasusunog ang base ng mga piratang may hawak sa Devil Fruit, pinakitang natalo ang mga pirata na nakahuli kay Corazon. Galit na galit si Captain Barrels dahil nakuha sa kanila ang Devil Fruit. Nang magising si Law ay gumamit si Corazon ng soundproof wall saka pinakita nito ang OPOP fruit. Pero tila nawala na ng pag-asa si Law kaya pinilit ni Corazon na kainin ito ng bata. Pagkatapos ay sinabi ni Law na hindi pa siya handa na maging Devil Fruit user, ngunit natumba na si Corazon mula sa mga pinsalang natamo. Sinibukan ni Law na gamitin ang kakayahan upang pagalingin ito pero hindi niya alam kung paano gamitin. Pagkatapos ay binili ni Corazon na ibigay ni Law ang isang cylinder sa Navy dahil maililigtas daw ng bagay na ito ang Dressrosa. Dagdag pa ng lalaki na mula ngayon ay hindi lang sarili ni Law ang kanyang mapapagaling kundi ang lahat ng mga may sakit. Saka nangako pa itong maglalakbay siya na kasama si Law pagkatapos niyang ibigay ang maliit na cylinder sa Navy. Kaya nagtungo si Law sa mga Marine subalit sa dami ng mga ito ay kay Virgo niya pa ito na ibigay.
Nagmakaawa din si Lo na iligtas nito ang buhay ni Corazon. Ngunit pagbalik ay nagulat sila Corazon at Virgo nang makita ang isa't isa. Saka naalala ni Lo ang sinabi ni Corazon na isa sa top executive ni Dofi si Virgo. Kaya naman binuksan ni Virgo ang cylinder at talaman na isang traitor pala si Corazon kay Doflamingo kaya sinipa siya nito sa mukha. Sinubukan din lumaban ni Lo pero sinakal lang siya nito at itinapon. Pinunit din ni Virgo ang papel na laman ng cylinder. Pagkatapos ay pinahirapan nito si Corazon gamit ang complete armament nito. Saka napanood ni Lo kung paano ito pinagsisipa ni Virgo nang walang kalaban-laban. Pagkatapos ay si Lo naman ang inatake ni Virgo. Saka tumawag ito kay Joker upang ibalita ang nangyari. Dahil dito ay napagtanto ni Doflamingo na ang kanyang mga executive lang ang tunay niyang pamilya. Paglingon ni Virgo ay nakatakas na pala ang dalawa. Subalit duguan at nanghihina na si Corazon kaya nanganganib sila. Saka gumamit ng birdcage si Doflamingo sa buong isla kaya wala na silang takas. Tapos kinontrol pa nito ang mga pirata kaya inaatake ang sariling mga kakampi. Nagreport ang mga marine tungkol sa nakita nilang birdcage na nagbalot sa isla, pati na ang kaguluhan sa loob. Naiinis si Captain Barrel sa nangyayari. Ngunit dumating doon si Doflamingo. At inatake sila ng string nito. Tapos walang awang pinagbabaril ang captain. Kinuha din ng tatlong executive ang napakaraming kayamanan doon. Sila Buffalo at Baby Five ay hinanap naman sila Corazon at Lo. Pero ang nakita lang nila ay ang napakaraming bangkay ng mga tauhan ni Captain Barrel. Samantala habang nagpapahinga ay naalala ni Dofi nung tinutukan niya ng baril ang kanyang ama dahil umalis ito sa pagiging Celestial Dragon. At di nagtagal ay ipinutok niya na ito sa ulo ng sariling ama. Nanghihina na talaga si Corazon subalit nagpakita pa rin siya kay Gladius na agad na nagpaputok. Habang nagtatago si Lo ay naririnig niya ang nangyayari sa labas. Dahil pinagbabaril ng mga executive si Corazon. Tapos pinahaba ni Diamante ang espada pero nakailag ito. Sumugod din sa kanya si Lao Ji kaya napaatras siya kay Treble. Saka nilagyan siya ng mga sipon ni Treble na sumasabog. Tapos nahuli din siya ni Pika na sumanib sa bato saka inihagis at pinalo ni Diamante. Pagkatapos ay pinahirapan siya ng mga executive. Saka itinapon siya ni Treble sa pinagtataguan ni Lo. Kalaunan ay dumating si Doflamingo kaya nag-yosi na lang si Corazon habang hinihintay ang kanyang katapusan. Ngunit nilabas pa niya ang baril at nagpakilala na isang Navy Commander. Pero hindi na interesado sa kanya si Dofi, sa halip ay hinahanap nito si Lo pati na ang Devil Fruit. Sinabi ni Corazon na kinain ni Lo ang OPOP Fruit kaya nakatakas ito sa loob ng cage. Tapos nag-report sila Buffalo na may isang batang lalaki daw ang dinala ng Navy. Nagtaka si Corazon dahil sumakto ito sa kanyang ginawang kwento dahil nasa likod niya si Lo. Kaya pinag-utos ni Dofi na habulin ang Navy ship. Saka inamin ni Joker na nais niya lang gamitin ang OPOP Fruit para maging immortal. Pagkatapos ay tuluyan ng pinagbabaril ni Doflamingo ang kanyang kapatid na naririnig ni Lo sa loob ng treasure chest. Ngunit kinuha din nila Dofi maging ang pinagtaguan niya. Pero nakahanap siya ng pagkakataon para makatakas bago siya madala sa barko. Subalit labis na kalungkutan ang naramdaman ni Lo. Sila Dofi naman ay tumakas dahil dumating doon ang barko ni Vice Admiral Suru. Kaya pinagtitira nito ng kanan ang kinaroroonan ng Doflamingo Pirates. Sa present ay patuloy ang bakbakan nila Lo at Doflamingo gamit ang mga kakayahan nila. Pinagtitira siya ni Dofi kaya sinasalag ito gamit ang espada. Saka nagpatuloy sila sa walang tigil na labanan. Si Luffy ay inaatake din ng puppet ni Doflamingo. Kaya gumamit siya ng Gear Second para umatake pero hindi tinuloy ng humarang si Bellamy. Saka umiiwas lang din siya sa mga atake nito dahil kinokontrol lang ito ni Dofi. Nakipag-swap si Lo sa bato kaya nakaligtas sa atake. Sa kanya tinusok sa likod si Doflamingo. Pero nahuli pala ito ng kamay na may haki. At tinamaan si Lo ng atake nito pero nakagamit din siya ng haki. Sumugod si Luffy ngunit hinawakan lang ng puppet ang kanyang kamao. Pero sa pagsuntok ay tinamaan niya ito sa mukha at napatalsik. Kaya balak na naman itong gamitin ang katawan ni Bellamy. Umatake si Kiros kay Diamante at nagpatuloy sa napakabilis na labanan ang dalawa. Hanggang sa magawa ni Kiros na mahiwas si Diamante sa mukha. Nagalit ang executive kaya ginamitan niya ng kakayahan ang buong paligid kaya tila umaalon ng lupa upang mahirapan si Kiros na tumayo. Hindi makapasok ang mga kalaban sa depensa ni Barto. Saka nagpalabas ng mga paa si Robin upang gawin itong hagdan para makaakyat. Ang iba pang kalaban ay si Cavendish ang pumapatay. Tumalon-talon si Dellinger ngunit pinasabog lang siya ni Ijo pero nakaligtas ito. Si Hodge Rudin ay sinusuntok si Mock Vice. Saka tinapakan pero nakatakas din pala ito. Mula sa itaas ay di naganan siya ni Mock Vice kaya hindi kinaya ng Giant sa sobrang bigat. Patuloy pa rin na naglalaban sila Baby Five at Sai. At si Lao Ji ay tagumpay na tumama ang atake kay Dun Chin Jiao kaya bagsak ito. Sila Kabo at Leo ay tinatalo ang mga bantay na sumasalubong sa kanila. Nagpakawala ng malakas na atake si Zoro pero nakatakas na naman si Pika. At mahuhulog ang mga bato sa mga tao kaya iniligtas sila ni Sabo gamit ang Fire Fist nito. Napapanood ni Violet ang mga nangyayari dahil sa kanyang clairvoyance. Kaya nag-aalala ang mga tao kung magagawa ba nilang matalo si Doflamingo.
Samantala, patuloy ang mabilis na bakbakan nila Doffy at Lo. Saka gumamit ng injection technique si Lo at tinamaan nito si Joker kaya napaluhod. At sinabi na gagawin niya ito upang ipaghiganti si Corazon. Ngunit sa muling pag-atake ni Lo ay nasalag na ito ni Doflamingo. At sa mga susunod na atake ay nakakailag na ang kalaban. Nagtungo si Doffy sa kanyang string kaya tila lumulutang. Gumamit ng room si Lo at sumugod ngunit sinalag ito ng paa ni Joker. Saka siya nasipan nito kaya tumalsik patungo sa lupa. Muling sumugod si Lo para gumamit ng counter shock ngunit hindi ito tumama. Pinutol ni Lo ang gusali at pinalutang ito, tapos binato niya ito patungo kina Doffy at Treble. Kaya gumawa si Doffy ng spider web para pigilan ito. Ngunit ang mga bato ay ipinang-atake din ni Lo sa kanya pero nakatakas si Joker. At habang nasa ere ay umatake ang Death Surgeon ngunit nahuli ni Doffy ang kanyang kamay. Sumugod naman ang ating bida sa puppet pero ipinangharang ng puppet ang katawan ni Bellamy. Pero umatake pa ito dahil kinokontrol siya. At kahit wala ng lakas ang katawan ay patuloy ang pagkontrol dito ng puppet kaya pinulaputan ni Luffy ang katawan nito. Si Bellamy naman ay nagmamakaawa na patayin na lang siya ni Luffy. Hanggang sa sumugod ang puppet sa kanila. Tapos kinuha nito si Bellamy at itinapon patungo sa ating bida. Sinuntok ni Pique si Zoro gamit ang golem na katawan. Ngunit nagcrack ang katawan nitong bato at nawasak dahil sa swordsman. Saka muling nagpakita ang executive at tumakas. Pero pinipigilan si Zoro ng mga bantay. Dumating si Orlombus at sumigaw kaya sumunod ang mga bantay sa takot. Tapos kinuha niya ang isa at ginawang bola ng bowling na pinatama sa mga kasama nito. Kaya masusundan na ni Zoro si Pique dahil si Orlombus na daw ang bahala dito. Habang tumatakbo ay nagpakita ang malaking mukha ni Pique sa mga bato. Pero nainis pa si Zoro nang marinig itong tumawa. Kaya naman mas lalong nagalit si Pique at umatake ng napakalaking mga panusok na bato sa swordsman. Ngunit natutuwa pa pala si Zoro sa kanyang kaharap. Giit ni Doffy na nagpadala si Lo sa kanyang emosyon kaya matatalo siya sa laban. Tuluyan na rin na nabitiwan ni Lo ang espada. Tapos gumamit si Doffy ng string at nagpaikot-ikot sila saka binalibag siya sa sahig kaya naputol ang kamay nito. Nasa sobrang sakit ay hindi niya malaman ang gagawin. Samantala tuwang-tuwa pa si Treble. Tumalon si Luffy kay Bellamy. At pinagbabaril ng puppet pero gumamit siya ng Red Hawk at tagumpay na tumama sa katawan nito saka sinuntok niya ito paitaas. Samantala si Lo ay balak ng tuluyan ni Doflamingo gamit ang baril. Ngunit kasabay nito ang pagpapaulan ni Luffy ng Jet Gatling sa katawan ng puppet. At hindi niya ito tinigilan hanggang sa tumalsik ito patungo sa ere at tuluyang natalo. Subalit muling kinontrol ni Doffy ang kawawang katawan ni Bellamy para pigilan ang bida. Pero dahil hindi pa rin ito tinatapos ni Luffy ay pinakawala na lang ito ni Joker. Saka naalala ni Bellamy nung unang beses niyang subukan na sumali sa grupo ni Doflamingo. At bago pa ito patayin ni Diamante ay tinanong ni Doffy ang mga detalye kay Bellamy. Pumapayag daw si Joker na gamitin ni Bellamy ang logo ng Doflamingo family pero kapag natalo siya kahit kanino ay tapos na ang koneksyon nila. Pagkatapos ay naalala din ito nung winalang hiya niya si Luffy. At nang isang gabi na magtuos sila ay ibinigay ni Bellamy ang lahat ng makakaya. Pero napabagsak siya ni Luffy sa isang suntok lang. Dahil dito ay pinilit bumangon ni Bellamy upang kalabanin si Luffy. Kaya ginamit na naman niya ang kakayahan kaya halos hindi na ito makita sa sobrang bilis. Nagpalabas na naman ng mga spikes si Pique pero maging si Dellinger ay muntik ng tamaan kaya nagalit ito sa golem. Sinuntok naman ni Ijo ang bato kaya nagkaroon ng pagsabog. Si Baby Five naman ay hindi na mapigilan ng damdamin dahil naiinlove daw siya sa mga pinagsasabi ng katunggali. Kaya tinanong nito kung kailangan daw ba siya ni Sai. Si Hodge Rudin ay muling di nagana ni Mock Vice. Pero bumabangon pa rin ito kaya inatake niya ang isang kamay nito. Saka muling tumalon at inatake naman ang Giant sa katawan. Dahil dito ay hindi na nakabangon pa ang Elbaf Warrior. Kaya sunod na umatake si Mock Vice kay Zoro. Pero muling bumangon ang Giant sa kabila ng mga injury nito. At matapang nitong sinalubong ng malakas na suntok si Mock Vice. Ngunit nagcrack ang kanyang mga buto dahil sa sobrang bigat. Maging ang buong paligid ay lumubog. Pero nagawa pa rin ng Giant na mapatalsik siya patungo sa itaas kaya tumama ito sa mapanganib na birdcage. Tapos nadaganan pa ng Giant ang mga bantay. Nagpatuloy sa pagkilos ng napakabilis si Bellamy. Pero nag-aalala pa sa kanya si Luffy dahil marami ng pinsala ang natanggap ng katawan nito. Hanggang sa sumugod ito kay Luffy. Nagpalabas na naman ng mga big spikes si Pique pero hinihiwa lang ito ni Zoro. Ngunit ang lahat ng mga nandoon ay nadadamay sa atake nito. Sinabi ni Sai na hindi niya napakakawalan si Baby Five. Pero dahil sa sinabi ay kinilig ang dalaga. Patuloy pa rin ang martial arts battle nila Lao Ji at Dun Chin Zhao. Hanggang sa masuntok ng Dun ang executive. Pero bumawi ito ng sipa kaya napatalsik niya ang Dun.
Ngunit pagbaba ay sumakit ang likod nito. Kagad siyang sumugod kay Dun Chinjiao at pinagsusuntok ito ng mabilis sa mukha. Sunod ay pinagsusuntok niya ang balikat ng Dun. Tapos inatake niya naman ito sa katawan. Saka nagpatuloy siya sa walang humpay na atake hanggang sa bumagsak si Dun Chinjiao. Ngunit hindi na makatayo ng tuwid si Lao Ji dahil sa sakit ng likod. Kaya sa pagbangon ng Dun ay nakaharap ang puwet niya. Pero na-distract si Chinjiao dahil naririnig niyang nagkagusto si Baby 5 kay Sai. Giit ng Dun na meron na daw nakatakdang arranged wedding si Sai sa anak ng isang army leader. Wala daw pa kay si Sai kung sino ang mapapangasawa niya kaya ayos lang ang political marriage. Samantala nagagalit na si Lao Ji dahil hindi siya pinapansin. Pero wala itong narinig dahil isa ng bingi. Tapos nakita nila ang kaluluwa nitong umalis na sa katawan dahil sa katandaan. Kaya nagmakaawa ang mga kasamahan na bumalik ito, kaya bumalik nga ito sa katawang lupa niya. Pero muli na namang nag-crack ang likod. Pagkatapos ay inaayos na ni Baby 5 ang collar ni Sai. Lumayo si Sai sa babae pero gusto daw talaga siya ni Baby 5 kaya gagawin nito ang lahat. Kaya naman inutusan nito ni Sai na magpakamatay. Walang pag-aalinlangan itong gagawin ng dalaga pero ayaw daw manalo ni Sai sa ganitong paraan. Giit ni Chinjiao na pabayaan niya na itong magpakamatay. Sagot ni Sai na huwag makikialam si Chinjiao dahil hindi na niya ito master. Naalala naman ng dalaga na noong bata siya ay wala silang makain. Kaya itinapon siya sa gubat ng kanyang ina dahil hindi na daw siya kailangan. Kaya nang lumaki ay natutuwa si Baby 5 sa tuwing may mga tao na nangangailangan sa kanya. Pipigilan ito ni Sai pero pinigilan din siya ni Dun Chinjiao. Pero nais pa rin pigilan ng mandirigma si Baby 5. Kaya gumamit ng armament si Chinjiao sa ulo at sumugod sa kanila. Ngunit gumamit din si Sai ng armament kaya napigilan niya ang dating master. Nagkaroon ng mga pagkislap dahil sa mga haki ng dalawa. Dahil dito ay nagkaroon din ng shockwave kaya napinsala ang paligid. Tapos sinampal ni Sai ang dalaga upang huwag ituloy ang pagpapakamatay. Nagtaka ang dalaga kung bakit siya nito pinigilan. Nang magising naman si Chinjiao ay tumabingi ang kanyang ulo. Pero hindi nagalit ang Dun, sa halip ay natuwa ito dahil nabuksan na daw ni Sai ang tunay na kapangyarihan nito. Kaya pinangalanan niya ng Drill Dragon Nail ang atake na ginawa ni Sai. Ibinibigay na din daw ni Chinjiao ang buong army nila kay Sai at ika-cancel na rin daw ng Dun ang arranged wedding nito. Ngunit sa gilid ay hindi nila napapansin na nagagalit na si Lao Ji sa kanila. Saka inatake nito si Dun Chinjiao na nagkaroon ng letter G, saka ito tumalsik ng napakalakas. Giit ni Lao Ji na ito ang kanyang battle insurance beast mode. Dahil noong kabataan ay nag-reserve daw siya ng maraming muscle para may magamit siyang emergency muscle pag tumanda na siya, kaya ngayon ay parang nasa prime pa rin ang kanyang lakas. Galit na daw si Sai dahil sa ginawa ni Lao Ji sa kanyang lolo. Pero hindi naniniwala si Lao Ji na matatalo siya nito. Umatake ang matanda ngunit nakatakas ang warrior, ngunit sinalag lang nito ng daliri ang sandata ni Sai. Tapos nagpatuloy ang kanilang labanan ngunit tila hindi napapagod ang bagong katawan ni Lao Ji. At maging si Baby 5 ay hindi daw nito ibibigay kay Sai. Kaya natutuwa ang dalaga dahil pinag-aagawan daw siya. Kaya nanonood lang ito habang naglalaban ang dalawa. Hanggang sa masuntok si Sai sa pagmumukha kaya talsik sa pader. Tapos naghanda si Lao Ji ng pangwakas na atake. Ngunit sinabi ni Sai na tatalunin niya ang matanda at papakasalan niya si Baby 5 kaya kilig na kilig ang dalaga. Nasipa ni Sai ang kamay ng matanda, tapos gamit ang Drill Dragon Nail na bago niyang teknik ay tinamaan niya sa pagmumukha si Lao Ji. Nasa sobrang lakas ay nag-crack pa ang lupa na nasa likod nito kaya talsik ang mga bantay dahil sa napakatinding pinsala ng atake. Tapos nahulog ito patungo sa nagawa niyang bangin kasama ng mga bantay dahil sa lakas ng bagong chieftain. Kaya nahulog na rin sa kanya si Baby 5.